Mayroon ng persons of interest na tinitingnan ang mga kapulisan sa pamamaril patay sa isang kagawad sa barangay Bukugan, Lagunoy, Camarines Sur. Ngunit ayon sa mga kapulisan, hindi pa sila makapagbibigay ng impormasyon sa pagkatao ng naturang suspek. So, meron na po tayo ditong person of interest. So, hindi ko pa may di-disclose sa ngayon kasi kailangan po natin ng konkretong detalye dito na upang masabi at matukoy na natin yung motibo nung salarin kung bakit pinagbabaril itong ating biktima. Nagiging pahirapan din umano ang pagkalap ng impormasyon dahil tikom ang bibig ng mga tao sa nasabing lugar. Kaya plano ni Police Major Sir Yaco Paser Jr. ng Lagunoy PNP na makausap ang pamilya, gayon din ang mga katrabaho nito sa kanilang konseho. Yung pamilya ay tikom pa rin ng bibig, siguro naintindihan natin kasi yung dalamhati nang nawalan ng isang haligi ng tahanan. So, wala pa silang maibigay na kwan. Pero, yung action taken ng ating kapulisan dito sa Lagunoy ay inactivate na natin, kinerate na natin yung tracker team na kung saan, nandoon na po mismo sa lugar natin ngayon para mag-conduct ng follow-up investigation doon sa lugar. At binalikan natin yung crime scene para makakuha pa tayo kung meron man ang mga ebidensyang naiwan yung suspect. At makakuha rin tayo ng agarang testigo upang makapag-file na tayo ng demanda laban doon sa suspect. Maalala ng pagbabarilin ng biktimang si Felipe Paharin, 57 anyos, noong November 19 sa iba't ibang parte ng kanyang katawan habang naglalakad pauwi sa kanilang bahay. Ayon sa kapulisan, isang kalibre 45 baril ang gamit ng sospek kung saan na-recover sa lugar ang 5 basyon ng baril. Maliban sa pagiging opisyal ng lugar, kilala din ang biktima bilang barangay electrician. Sa ngayon, patuloy pa ang malalimang investigasyon sa nasabing krimen. Para sa BHTV News, Kevin Alba.